Senyo, I think I love you. Payag akong maging kabit mo. Magtatrabaho ka, susweldo ka, at alam na alam ko na kailangan ng pamilya mo na sumweldo ka. Madam. Ayan, walang ako na mahalin ka. Dahil nag-i-enjoy ka din. At nag-i-enjoy din ako. Excuse me. May sinasabi kayo? Bilis! Good morning, Madam Sandra. Ano pa kayo ulit? Good morning po, Madam Sandra. Sandra, hindi Sandra. Good morning, Madam Sandra. Yung kape ko nasaan? Nabubro na po, Madam. Nabubro pa? Ariana, wag mo kong simulan. Mainit ang ulo ko ngayon. Feeling ko kukota ka na naman sa katangahan at katamaran mo. Sorry. Magre-resign ka na naman. Ilang beses ka na bang magre-resign? Feeling mo may tatanggap pa sa yung iba? Tignan mo nga tong kabubuhan mo. Tatanggapin ko lang tong resignation letter mo kapag tama na ang English grammar mo. Nakakahiya naman sa kumpanyang papasukan mo, dear. Tapos alam nila kung saan kagaling may employer. God, Ariana. Yung kape ko. Opo, ma'am. Kunin ko na po. I'm so sorry. This won't happen again. Yes, I will tell my staff about this. Thank you for understanding. Okay, bye. Ariana, kilala mo yung People's Care brand, di ba? Opo. Ang kausap mo ngayon, nag-withdraw sila sa project dahil hindi nabagay sa kanila yung kontrata. Huh? Anong alam mo dyan? Ma'am, wala naman pong nasabi si Monkey Boo na hindi niya na ipadala. Monkey Boo? Opo. Pakitawag yung messenger. Opo. Madam. Monkey Boo, ilang buwan nga ulit bago ka mag-retire? Dalawang buwan na lang po. Dalawang buwan. Perfect. You're fired. Madam! Hindi ko lang po nadala yung papeles kaagad dahil isinugod po sa ospital yung asawa ko. Pag tinanggal niyo ako dito, magrereklamo ako sa labor. Hindi lang ako ang magrereklamo sa inyo eh. Halos lahat dito. Dahil sa ugali niyo, masama. I'll see you in court then. Madam, parang awahan nyo na. Antayin nyo na lang sana akong magretiro. Kailangan ko lang po yun. Ariana, kailangan ko rin ng bagong messenger bukas. Madam. Yes? Mag-love life ka kaya, Ate Sans, nang lumamig-lamig naman yung ulo mo sa mga staff mo. Ikaw yung na-stress niyan, eh. Tandaan mo, nakaka-cancer yan. Ano ko?
burado na sa vocabulary ko ang mga lalaki. Dahil lahat sila kaparehas lang ni Papa na nang iwan sa atin. Diba? Iniwan tayo. Paano kung hindi ba ka nagsakripisyo? Paano ka makakapag-aral? Saan tayo pupulutin? Responsibilidad niya tayo. Pero nang ginawa niya, tumalikod siya, nawala siya, parang wala. Hindi naman lahat ng lalaki gaya ni Papa. Yan hirap sa'yo eh. Puro ka career. Hayaan mo namang sumayaka at magmahal. Loving is a sign of weakness. Pag nakita ka nilang mahina, pagsasamantala nila yun. Kaya ako, okay lang ako na mamatay mag-isa. Basta kapag namatay ako, naka-Gucci ako. Tapos, yung kabaong ko, punong-puno ng Swarovski. Ganun lang. Diba? Para bongga. Ay, naku, ate. Wala ang problema. Kaya hindi umuulan ng Pilipinas eh, puro selfie. Okay, ayos yung trabaho, tsaka dalhin mo yun doon sa messenger. Nasa labas na po yung nag-a-apply na messenger. Nag-a-apply? Bakit hindi pa natatanggap? Anong nangyari? Kasi po, ma'am, di ba, wala po yung buong HR ngayon. In-approve niyo po yung team building nila today until tomorrow. Eh, ma'am, naisip ko po, okay lang po ba na kayo yung mag-interview? Kaya na pinapainit mo na naman yung ulo ko. Sige po, ma'am. Anoin ko na lang po. Papuntahin ko na lang po bukas. Hindi na, okay na. Sige na. Papasukin mo na. Good morning. Tell me something about yourself. Ano po yan? Mahigpit na ipinagbabawal sa opisina na to ang tingi. At huwag ka masyado mag-smile. Hindi tayo close. Ay, sorry po. Ano po ulit yung tanong niyo? Never mind. Ma'am, pwede ba magtanong? Totoo ba na yung may-ari ng kumpanyang to ay parang kabit ni Satanas sa sobrang sama ng ugali? Do you know me? No, hindi po. Ariana? Yes, madam? Pasensya na lang. Pasensya talaga lang. So, hindi ko sinasadya eh. Talaga, baka mamansyado. Sorry, talaga. Oh my God, ma'am! Ang wild! Ariana, huwag kang mag-eskandalo. Pwede bang palabasin mo na siya, please? Ma'am? Okay na yan, okay na yan. Sinasadya talaga, sorry, ah. Ano? Hindi, okay na. Okay na. Sorry po, mama. Kabit ni Satanas, yan ang bansag sa boss from hell na si Zandra. Sobrang tigas nga ba ng kanyang puso? O lalambot din ito kapag nakadama ng matamis na pag-ibig? Sino yan? Sino yan? Naka, itong bagay sa'yo! Yo! Dalawang buwan na lang. Re-retire na ako. Tinanggal mo pa ako. Wala kang puso. Demonyo! Madam, okay na kayo? Mukha ba akong okay? Maya-maya, uwi na ako. May emergency kasi dito sa opisina eh. Oo na nga po. O, sige, kailangan ko nang umalis. Baka mamaya hinahanap na ako ng boss ko. Ang sungit pa naman nun. Parang araw-araw may tinatanggal siya sa trabaho eh. Kanina nga may sumugod sa kanya. Kakaawa. O, sige, kailangan ko nang umalis. Okay, bye-bye.
Madam, si Monkey Bo, dinala na po sa police station ng gwardiya. Safe na kayong lumabas ulit. Dito na lang, nandito ka. Ah, buti na lang, nakabalik ako agad pagkatapos ko kunin yung mga papeles eh. Grabe yung matandang yan. Gusto pa akong patayin. Madam, inamin niya sa mga police na ginawa lang daw niya yung para takutin po kayo. Baka naman pwede niyong patawarin si Monkey Bo para naman hindi siya tuluyan makulong. Kawawa naman yung pamilya niya. Yung totoo, masama ba akong tao? Opo, madam. Hindi niyo po ba alam yan? Madam, normal lang naman ang makaramdam eh. Normal lang ang masaktan. Kaya tingin ko naman sa inyo, hindi naman kayo robot. Ayan naman pala eh. Marunong pala kayo mag-smile eh. Alam nyo, mas maganda kayo pag naka-smile kayo. Promise, dapat smile lang kayo lagi. A smile is just a mask. Tinatakpan mo lang kung anong totoo mong nararamdaman. Hindi naman kailangan lagi ng malalim na dahilan ng pag-smile, di ba? Parang ganito lang yan. Ayan, galing! Natural, di ba? Kulit mo rin pala, no? Di naman masyado. Ariana! 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 Ma'am, hindi daw makakapasok si Ariana ngayon. May sakit daw siya. Ito pa yung kape niyo. Sakit-sakita na naman. Ma'am, kung may utos kayo at kung kaya naman gawin, sabihin niyo lang sa akin. Wala naman akong ginagawa eh. Celio, kung ano man yung napag-usapan natin kagabi, huwag mo nang isipin yun. Bakit po? Basta. Sige po. Nakahanap na nga ng katapat ang man-hater na si Zandra kung lumalambot na ang puso niya dahil kay Celio. Si Celio naman kaya unti-unting natutukso sa kakaibang alindog ng kanyang madam? Madam, may utos po kayo sa akin? Pakidala sa Yummy Corporation. Ano po yun? Sa Yum Corporation. Sa Yum Corporation. Nandiyan yung address sa likod. Sige po, ma'am. Dapat minsan-minsan, kumain kayo sa tabi-tabi. Para makita niyo yun ang nangyayari sa paligid. Hindi yung tipo na sa bahay at opisina lang kayo na hindi kayo naarawan. Ano? Naninilaw na kayo. Ah, ganun. So, dina-judge mo yung gulay ko. Bakit ko kayo judge? Hindi naman ako lawyer. Ang kawin mo ah. Ang ibig ko sabihin, para maintindihan mo kung saan nanggagaling yung matrabahador na minumura niyo. Hello, mura lang naman yun. It's nothing personal. It's purely business. At kung minumura ka man sila, kasalanan nila yun dahil tatanga-tanga sila. Eh, kahit na madam eh. Kayo yung nasa itaas. Kayo yung matalino. Dapat kayo din yung mas nakakaintindi. Tsaka wala naman dahilan para murahin mo. Okay, fine. Sorry na. Ano ba ang kailangan kong gawin? Mag-public apology? Yun. Gumawa ng open letter? Ganon? Yun. As in, sorry kasi ganon. Kailangan ko lang gawin dahil trabaho. Ganon. Yun. Bilib na bilib talaga ako sa mga katulad nyo. Yung matatag. Ako, hindi ako matatag. Kung alam mo lang, tinatry ko lang na maging malakas kahit mahirap kasi kailangan eh.
May mga sugat din ako na hindi pa rin naghihilom hanggang ngayon. So, na lang. Wala eh. Malalim na hugot yun, madam. Ikaw kasi eh. Seryoso natin dyan. Ay, oo nga eh. Ano ba? Oops. Uy! Sorry. Ayos lang yun. Sige, madam. Dito na lang ako. Baka matrouble pa tayo kung kasasama ka pa sa akin sa loob. Hindi talaga ako sasama sa'yo sa loob. At kota na ako sa immersion today. Ano yun? Oh, wala. Ang sabi ko, feeling ko kasi medyo nalalagkit na ako. So, kailangan ko ng umboy at ng shower. Sige po. Salamat na lang ulit sa pag-atid. At madam, ngiti lagi ah. Parang ganito lang. Yan! Yeah. Sige madam, salamat. Okay, good night. Good night. Papa Celio? Papa Celio? Papa Celio? Pwede bang ikaw na lang magpadala nito sa bahay ni Madam? Sige na, ito yung susi sa bahay niya. Ayan. O ganito gawin mo, ha? Ilapag mo ito doon sa table sa tabi ng pinto. Pagkalapag mo, huwag ka na magsistay doon, ha? Umalis ka na agad. Ayaw ni Ma'am na i-invade ang privacy niya. Okay? Okay. Papasok ako sa loob ng bahay ni Madam. Mm-mm. Eh, ba't di na lang ikaw magbigay na ito? Ikaw na lang. Papa, seryo naman. Ang dami mong hanas. Hindi pa kasi ako fully recovered sa pagkakasakit ko, kaya pwede ikaw na lang. Sige na, please. Sige na, it won't matter naman eh. Papasok ka, tapos aalis ka rin agad. Sige na, you won't see her. She won't see you. Sige na, please. Ano mo, konti na lang para ka lang si Madam. Konti na lang talaga. Oh, hindi naman ah. Grabe pa. Bala dito. Sir, stay pa. Madam? Madam Sandra? Ah, Celio, anong ginagawa mo dito? Ah, dinala ko lang yung mga dokumento. Utos ni Ariana eh. Sige, alis na rin ako. Wait. Ano instruction sa'yo ni Ariana? Nadaling ko po dito yung mga dokumento. Di ba sinabi niya rin sa'yo dito na bawal ka mag-stay? Simpleng instruction and you can't follow. Sorry po. May penalty ka sa akin. Ano yan? Simula ngayon, ito na yung mga isusuot mo. Hindi na yan uniform na yan. Bakit? To make you look presentable. Para hindi nakakaya sa mga kliyente. Kumbarin mo na yung uniform mo na yun, hindi bagay sa'yo. Sukat mo. No, dito na. Sa harap ko. Magkakahiyaan pa ba tayo pagkatapos na nangyari sa atin? Hindi naman po. Ma'am, lumabas na po eh. Ganda na
lang sa'yo. Oo, sakto lang. Pagkatapos nyo, ito naman. Ito naman ako kaso sa'yo. Gusto mong tulungan ang bata? Sige, pwede rin. Madam? Coffee po. Ariana, si Cecilio. Parang hindi ko siya nakikita. Madam, wala po siya ngayon. Wala rin po siyang pasabi. Really? That's weird. Okay, ako na lang magdadala nito sa client. Hindi, ako na po. Nakakaya naman po. Ako na po, madam. No, it's okay. Ako na lang. May pupuntahan din ako after. Cancel mo muna lahat ng meetings ko today. Okay? Okay po. Okay po, madam. Take noted po. Tao po. Sandali lang. Sino po sila? Ako si Zandra. Dito pa nakatira si Celio. Ay, oho. Ma'am Zandra, pasok po muna kayo. Upo muna kayo. Pabalik na siguro si Celio na malengke lang. Gusto niyo po ng tubig? No, thanks. Malapit na po siguro yun. Mahal. Pinapasok ko na si Ma'am Zandra. Madam, ang aking live-in partner si Liway at ang anak namin si Maymay. Mahal ang aking boss si Ma'am Zandra. Naparito kayo. Si Ariana kasi sabi hindi ka daw pumasok. Hindi ka man lang daw nagsabi. Opo, sinangla ko po kasi yung cellphone ko eh. Pasensya na lang. Sell you next time hindi na pwede yun, ha? That is very unprofessional. Well, I guess you're okay. If you need financial assistance, pwede ka naman mag-advance. Nice to see you. And nice to meet your wife and kid. I'll go ahead. Iwai. Bye-bye. Ayos ka lang, baby. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog din ang loob ni Zandra sa isang lalaki. Pero malas niya dahil ang napusuan niya ay si Celio na may ka-live-in na may anak pa. Ang tanong, magagawa kaya niyang magpakababa at ipaglaban ang kanyang nararamdaman? Sorry po. Iniisip mo na masasaktan ako. Kung ano man yung nangyari sa atin, huwag mo na gawing issue. After all, it's just an affair. Don't worry. Magre-resign up ako, madam. Hindi ko na kayang lokohin si Liway. Tsaka, kapag nagtagal pa ako dito, baka tuluyan ko nang hindi makilala ang sarili ko. Dahil nag-i-enjoy ka din. At nag-i-enjoy din ako. Mahal ko ang anak namin. Mahal ko si Liway. Malapit na kami magpakasal. Para yun lang, magre-resign ka na?
Celio. Celio, I think I love you. Payag ako maging kabit mo, huwag ka lang lumayo sa akin. Huwag ka nang malis dito. Magtatrabaho ka, susweldo ka, at alam ko na kailangan ng pamilya mo na sumweldo ka. Walang magbabago. Ayan mo lang ako na mahalin ka. Madam. Madam, sorry talaga. Mukhang bumaliktad na ang mundo para kay Madam Zandra, na ngayon ay handang maging isang kabit. Huwag lang mawala sa kanyang empleyadong si Celio, ang lalaking tanging nakapagpatibok sa kanyang matigas na puso. Pero paano kung ang minamahal mo ay may endo o end of contract na ang pagmamahal sa'yo? Makikipag-nego o negotiate ka pa ba? Magpakalayo-layo kayo ng anak mo. Pag-aralin mo siya kahit saan. At kung kulang pa to, sabihin mo lang ako. Ikaw pa nagbibili asawa ko? Nakakaawa ka, Ma'am Zandra. Maawa ka nga sa sarili mo. Celio, bawal kang pumasok dito. Kaya ano siya? Bakit mo pinuntan si Liway sa bahay? Ha? Anong gusto mong mangyari? Ito ba? Bastos! Kahit kailan, hindi ko hiniling na ibaba mo ang sarili mo para sa akin. Sinabi ko sa'yo, may asawa ako. Pero ayaw mo pa rin tumigil. Celio, mahal kita. Buong buhay ko ngayon lang ako nagmahal lang ganito at gusto kong ipaglaban. Eventually, mapapagod din ako. Mapapagod akong humabol. Mapapagod akong mag-antay, umasa. Isang araw, magigising na lang din ako sa katotohanan na sawa na akong ipagpilitan yung sarili ko sa taong may asawa na. At magsasawa din ako na maging option mo. Pero ngayon, sana huwag ka muna bumitaw. Hayaan mo muna na mahalin kita. Hanggang sa mapagod ako. Hanggang sa maging manhinta yung puso ko sa pagmamahal sa'yo. Ano pa bang gusto mo? Di ba pumayag na ako na maging kabit mo? Kaya ka pumapayag na maging kabit dahil sobrang baba ng tingin mo sa sarili mo. Kasing baba ng pagtingin mo sa akin at sa lahat ng mga tao na sa paligid mo. Ano ba? Tama na! Sandra! Tama, Sandra! Ayok! Diba, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito? Inaayos ko na nga eh! Ano inaayos nyo? Kung magkano pera bibigyan nyo sa akin para iwan kami ng anak mo? Hindi! Inaayos ko na, tama na! Nandi ka talaga eh, no? Habol ka ng habol sa tao, hindi ka naman aso. Iway! Higad ka kayo, gumapag! Iway! 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 Tama na!
tinatakan mo? Mahirap ka ba ng pera? Dumaan na yung nurse kanina, naniningil na. Wala akong mahanap eh. Di ba, alay, maghanap ako ng paraan. Maghanap na lang ako ng racket. Sir, ito na po yung bill niyo. Miss, hindi ko ito mababayaran ngayon eh. Baka bukas. Sir, bayad na po yan. Binayaran po kanina ng isang babae. Boss niyo daw po. Pinapasabi din po niya na alagaan niyo daw po yung anak niyo at yung asawa niyo. Sige po, sir. Una na po ako. Bibili ang pag-ibig at mas lalong walang katumbas na halaga ang pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa sarili. Paano ka nga naman magmamahal ng iba kung ikaw mismo ay hindi mo mahal at nire-respeto ang sarili mo? Para sa inyong mga komento at suhestyon tungkol sa aming programa, bisitahin ang official social media accounts ng Karelasyon. Ako po si Carla Abeliana. Blooming ka. Naku, madam. Ngayon niyo lang napansin. Matagal na akong maganda. Anong floor pa tayo, ma'am? Third.